Hi everyone! Welcome again to another edition of Campo Charlie Vlogs. Today, we will be sharing with you our experience as we saw PBA Season 47 Finals here at the one and only Smart Araneta Coliseum. Smart Araneta Center, also known as the Big Dome, has been one of the oldest and largest live performance events place in the country. It was hailed as one of the biggest covered domes in the world during its first 3 years during the 1960s, and it reigned as Asia's largest covered dome for the longest time until its record was broken by Japan in 2001. Just a reminder, if you want to watch an event here at Araneta Coliseum, be sure to get your tickets at Ticketnet online. You will be given this e-tix once you've purchased a seat, or you can also get it at one of their official booths here inside the Coliseum. There's still a lot of scalpers around, so be careful and avoid transacting with them. Another reminder, don't forget to bring your vaccination cards, valid ID, and of course, a copy of your ticket, whether it's a soft copy on your phone or the hard copy from the ticket booth. Hahanapin yan sa pila pagpasok nyo dito sa Green Gate or dun sa likod sa Araneta Center Red Gate. Ang huli naming punta dito is when we got our booster shot for COVID-19 vaccine last January 2022. Before that, the last concert we went into here was like 10-15 years ago. That's a long time now. But this is very special kasi ito yung pinaka first time naming manood ng PBA live games, and this is the PBA Season 47 Finals Game 1. SMB San Miguel Beerman versus TNT Tocatec. So napakaganda talaga ng rehabilitation na ginawa dito sa Smart Araneta Coliseum. Naging updated ang kanyang design, ang ganda ng mga ilaw, everything is well lit. The concourse and the hallways are nicely painted, updated ang designs. And ang gusto ko dito talaga is from the start, napaka-convenient ng installation ng kanilang toilets. Halos katapat siya ng every bunker. At ang dami niyang bunkers, hindi ka mahihirapan maghanap ng entrance. Papasok dun sa pinakalooban. Ang dami rin mga open na food stalls now. Hindi ka magugutom. Pwede kang lumabas anytime. Or meron din mga nagtitinda sa loob, especially when there's a sport event. CR... Ito, papasok tayo ngayon sa kanilang, isa sa kanilang mga toilet. All I can say is, since this is a public place, we cannot expect na maayos talaga siya all the time. Hindi ko na kinuhanan ngayon dito yung toilet nila, marami kasing tissue. But for us, as a reminder, if we're going to use public toilets, please use it properly, no? At maging malinis tayo sa paligid. Kasi it's a reflection of how we use our own toilets at home. No, let's be hygienic, especially hindi pa rin nawawala ang COVID-19 dyan sa paligid. Ayan, dito na tayo sa loob, and merong special appearance dito si Jordan Clarkson, NBA player na Phil-Am. To live and die in LA. Ayan si Lodi Jordan Clarkson. Ang daming nakapaligid sa kanya, talagang bantay sarado, kaya medyo limited lang ang ating shots. But shout out sa iyo, Lodi. So ito, focus tayo muna sa game, mga ka-campers. Tactical free throw by Michael Williams.
this is a good game. Medyo controversial yung ending. Pwede nyo panoorin sa mga replay broadcasts. But overall, we had a great time. Especially, sineselebrate namin yung birthday ni aking father, Father Dear. And masasabi ko lang, no, napakaganda ng venue ng Araneta. This is unique kasi kahit nasa lower box ka, which is ito yung pwesto namin ngayon, or upper box, kita mo pa rin yung mga nagpe-perform or naglalaro. Hindi sila masyadong maliit. Unlike sa ibang venue, when we tried to see the SEA Games basketball last 2019 sa Mall of Asia Arena, nandun kami sa upper box, pero parang sobrang liit na nung mga naglalaro. Asaka nakakalula yung slope ng seating dun sa venue na yon. Dito, medyo hindi ganun ka steep yung leveling nung ng mga upuan per box. Kaya komportable sa mata, hindi nakakalula. And maganda pa rin yung nakikita mo ng malinaw yung mga mukha ng mga nagpe-perform or naglalaro kahit nasa malayong part ka. So yun na nga, panalo ang TNT sa Game 1 Finals ng PBA 2022. And marami nagsasabi, no, speaking of the game, ang PBA daw lately hindi na nakakapuno ng venue. Napupuno na lang yung live events nila or live games nila kapag Hinebra ang naglalaro. And considering San Miguel pa yung kalaban ng TNT dito. So, can you confirm, mga PBA fans? Feel free to comment down on our comment section. So, ito yung aming area, FYI uli sa Araneta. Every railing na yan, iba na yung presyo. So, itong pinipwestohan namin ngayon, 400 yung ticket para sa PBA. Yung dito sa medyo baba ng konti, 450. Yung patron na yung susunod na area is about 600. And then yung kanilang courtside, yun na yung mga medyo mahal. I think more than 1,000 na yung presyo doon. Pwede mo nang kalabitin yung coaching staff kapag ka nandun ka sa pinakaunahan. Tip lang, kung gusto nyo talagang manood ng maganda and meron kayong budget, mga weeks before, naka-post na yung schedules ng mga events sa Ticketnet. Pwede nyo nang piliin yung upuan na gusto ninyo. Kasi pag malapit na yung event, halos wala na kayong makuha dyan na available seats. So, ayan, kaway-kaway. Ayan, si Father Near. So, that's it. I hope you enjoyed this video. Please feel free to subscribe to our channel to stay updated with our upcoming travel, camping, and honest reviews. Until next time, mga kakampers, God bless!